Yes, ma'am. Good afternoon po at good afternoon po sa ating mga nakikinig. Opo. Totoo po yun. Last Saturday, nirekomenda po ng DRRM Council ang declaration of calamity, state of calamity for the town of Makabete dahil po lahat ng barangays na 25 no, are already under flood water. Oh my. At 18 po doon are severely affected na with the flood water. Tapos pati yung transportation apektado na rin po. Kaya minabuti po natin na pa-declare sa ating LCE at sa ating sangguniyan na under state of calamity na po ang Makabete. Opo. Sir Jomel, pag sinabi niyo po na pati yung transportation, ibig sabihin po ba nito parang nagbabangka na rin yung ating mga kababayan dyan sa Makabebe? Actually po, sa lalim po ng tubig, bangka na lang at yung mga pinataas na mga tricycle o mga modified na mga sasakyan na lang ang pwedeng bumiyahe dun sa main road. Opo. How about yung mga evacuation center po natin, Sir Jomel? Kamusta po? Yung pong evacuation centers naman natin are well-maintained at nakamonitor naman po. Currently, we have around 300 families na in different evacuation areas. And nakamonitor naman po yun. Approximately, 1,100 individuals po yun yung binabantayan natin na nasa evacuation. Opo, and yung pong tulong na inihahatid po ng ating pamahalaan, kamusta naman po? Okay naman po, kaya nga po natin pinadeclare yung bayan natin na para ma-access natin yung quick response fund natin. Opo. At yun po yung gagamitin natin for servicing our displaced na constituents po, no, kasakaan tabay ng sa barangay. Opo. And of course, we are also being augmented by the provincial government. Opo. At some NGAs tumutulong din po. We are in close coordination with them para ma-centralize po natin yung tulong. Opo. Sa inyo po pagkaya, Sir Jomel, gaano po katagal bago bumaba po yung sinasabi nating lawak nung epekto nitong bagyo po? Right now po kasi minimum 1 week kasi week. Hindi pa man bumababa yung yung level ng tubig, sinasabayan po ng high tide this coming 3 days, no? Nasa 5.2 feet po yung high tide natin. So sinasalubong po yung papalabas na tubig papunta sana ng dagat, pero hindi po nangyayari yun dahil mataas na po yung level ng high tide. So, tapos hindi pa po tumitigil yung ulan right now habang nag-uusap tayo umuulan. So, we are looking at another week po na medyo ganyan pa po ang ating situation. Opo. Opo. So, Sir Jomel, medyo ano lang tayo, medyo nawawala-wala po tayo sa ano po, sa linya po ng communication. Ayan. Yan po. Medyo malinaw na po. Okay na po. Ano po. So, yun. Sa ngayon po, ang sinasabi po natin, dahil po dun sa pagdedeklara ng state of calamity, sapat yung ating tulong na naibibigay sa ating mga kababayan po sa inyong lugar. Pero meron pa ho ba kayong ibang panawagan sa national government? Of course, no. Hindi naman talaga sapat yung pondo ng ating munisipyo. Kaya nga po nananawagan tayo sa mga national agencies who are in charge of yung relief operation and other related activities when it comes to disaster to extend their help, no, makipag-coordinate na siya ng MDRMO or the MSWD and from what I've heard, nag-declare na po rin ang pagbangga ng state of calamity. State of calamity, so, the whole province. Opo. Yeah, so I just got a message few hours ago. So yan po. Yan po. Sir Jomel. Opo. Sir Jomel, wala na po tayong oras pero patuloy po kaming makikipag-ugnayan po sa inyo at makikibalita
para dun sa kapakanan na ating mga kababayan. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat din po, Ma'am Joy. Mag-ingat po tayo. Okay po. Maraming salamat po. Ang ating pong nakausap ay si Sir Jomel Cruz, ang head po ng MDRRMO ng Makabebe, Pampanga. At dun po sa sinabi niya, sa huling-huling sinabi niya po sa atin na nagdeklara na po ng state of calamity ang buong lalawigan po ng Pampanga. Diba? Ngayon, kasi kanina, apat pa lang eh, na lugar. Ngayon, buo na. Lahat na, the whole Pampanga, no? Ay dineklara na po o isinailalim na po sa state of calamity. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa Responde sa Radyo. Para palagi kayong updated sa mga matatag, matapang at matapat na pagresponde ng aming team, i-follow lamang po at mag-subscribe sa aming social media pages sa @RadioAguila1062. Radyo Aguila, mabilis, malakas, bumapagaspa!